Ayo, what's up? It's Carl TV and you are up to for an exciting video. So ayun, nagbabalik na naman tayo para sa isang video matapos ng San Linggo ata na huling upload natin. Ngayon is papakitaan ko kayo kung paano mag-handfeed ng baby bird. To hanggang siya ay lumipad na. So, syempre, pag tayo mag-handfeed, kailangan natin ng syringe tsaka ng formula. So, ito kasi kanina pa to eh. Hindi ko lang natanggal. So, halina, samahan nyo ako, magtitimpla tayo ng formula. So, ayun, naugasan na natin. Nandito na din yung maligamgam na tubig. Ang maximum kasi ng nakakain ng aking dalawang ibon, 10cc each. So, ito 20cc. Kuha tayo. So, ayun. Lalagay na natin tong 20cc dito. Yan. Then, ito kasi ang aking formula. Sakto. Sakto formula siya. So, ito kasi ang aking timpla dito ay 2.5 na kutsarita sa 20cc. So, wait lang. Buksan ko lang. So, yun. Nabuksan ko na. Kuha na tayo na to. Yan. 1. 2. Tapos konti. Yan. So, tutupin pa yun natin. Yan. Pag tansyahin nyo na lang yung consistency na kaya ng ibon nyo. Kasi ako, pag ganito pa, medyo mahirap kasi ilabas ng syringe. Pero kaya naman nila. Yan. Tama na yan. Yung ganyang consistency. So, nalagay na natin yan dyan. And, kukuha na tayo. Balikan ko kayo pag nakakuha na. So, yan. Nakakuha na tayo. 20cc. Punta na tayo sa ibon. So, ayun. Nakuha ko na ang ating dalawang papakainin. Si Mabi, tsaka si Lexi. So, ito na din. Update na din sa kanila. Especially dito. Ayan, lumalabas ng pagka-red pineapple niya. Ayan. And, medyo nag-aaway pa itong dalawa. Sana naman mag-bond na sila. Step up, Mabi. Come here. So, papakainin na muna siguro natin ay si Lexi. Para makita niya kung paano tayo mag-handfeed. So, kung ganito pa yung baby chick nyo, kahit maliit pa, syempre sasanayin nyo muna sa syringe. So, kapag sasanayin nyo pa, una gutumin nyo muna. Siguro huwag nyo pakainin for 5 hours siguro. Basta hanggang sa mag-empty ang crop nya. Habi, ito ko muna. Ngayon, di syempre, ganyan ang ibon. Pag nakaharap sa inyo, nakaganyan. Dito sa kanyang right beak, dapat ang pasok. Dito sa right side. Pag nakaharap sa inyo, ganyan. So, ito. Wait lang. Makold kasi siya. Dito sa side na ito ang pasok. So, hahawakan nyo siya ng ganyan. Hahawakan nyo siyang ganyan. Tapos, susubo niya yung dulo. Ito. Yan. Ganyan lang. Yan. Dapat magpapump siya pag marunong na siya. Yan. Sabi, huwag kang marunong dyan. Ganyan na. Marunong na siya. Ganyan na marunong. So, kapag hindi pa marunong, gugutumin nyo lang. Hanggang sa, syempre, lumaki na siya ng ganito, nalipad na. Pagka marunong na sa syringe, papalapitin nyo na. Mabi, come here. Ayan, ganyan na. Nalapit na siya. Ayan, nagpapump na dapat siya ng ganyan. Kapag nagawa nyo na yung kanyang mga dapat ituro nyo, jump recall, walk recall. Ayan, gusto na lumipad. Pwede nyo na silang i-free flight. Ako kasi hindi pa ako nakapag-free flight. Gawa ng wala akong oras. Then medyo kinakabahan pa kasi ako. So, yan, katulad yan. Huwag nandyan siya. Nalapit na siya. Perch. Ito kasi nagmumult na eh. Kaya baka ewan ko, baka hindi pa matuloy yung free flight ko dito eh. No, Mabi. Step up. Perch. Ayan na, tatawagin na. Mabi, come.
Good bird. Yan. Pag nakaharap sa inyo ganyan, right side. Yan. Birch. Ganun lang. Ganun lang naman siya kadali. And syempre, papakita ko sa inyo kung paano ko i-walk recall yung isa. So, let's go. So, ito. I-walk recall natin silang dalawa. Ano na natin to. Let's see. Yan, step up. Good bird. Lagay natin siya dito. Mabi. Sasabayin natin sila para magkaban sila. Okay. Mabi, Lexi ka? Mabi, Lexi? Mabi, Lexi? Hey, no, no. Mabi, no? Ayan, no. Nag-away sila. So, si Lexi na lang muna. Lexi ka? Oh, step up. Step up. Good bird. Ayan. Dahil marunong na siya, hindi ko na siya kailangan hawakan ng sabunga nga pa. So, si Mabi naman. Mabi, come here. Oh, good bird. Siyempre, papalapitin niyo muna. Pag marunong na. Lexi ka? Lexi? Lexi, come here. Lexi? Lexi, good bird. Yan, ganyan muna. Kapag na-master na niya ang ganun, saka nyo na siya tuturuan mag-step up. Mabi, alis ka dyan, Mabi. Lexi, come. Lexi. Lexi, come here. Oh, step up, step up, step up. Hey, no, Mabi, no, Mabi. O, oh, yan, nag-step up na si Lexi. Yun. So, papakita ko sa inyo ngayon, kapag si Mabi na. Kasi ito kasi marunong na eh. Inaaway niya pa si Lexi, kaya hindi marunong si Lexi. Lex, Mabi, come here. Dito ka. Stay. Oh, Mabi, come here. Good bird. Yan, ganun lang. Nasa matutunan na niya, magbo-boomerang kayo. Ang boomerang kasi yung last indoor, ano nyo na eh. Pagkatapos na mag-boomerang, pwede nyo na i-outdoor training sa labas. And then, pag na-master na niya, pwede na siyang i-free flight. Mabi, come here. Mabi, come here. Good bird. Step up. Good bird. So, ngayon, papakita ko naman sa inyo kung paano mag-jump recall. So, yun. Halimbawa nga, dito tayo sa ganitong edge. Dinadyan siya sa edge. Mapain mo. Mabi ka? Ayun, nag-jump na siya. Saba. Mabi ka? Good bird. So, pagja-jump ulit natin siya. Mabi ka? Good bird. Ganun lang ang jump. Pag natuto na siya sa jump, jump. Good bird. Pwede nyo na siyang i-ascending, tapos descending na recall. So, Mabi, jump. Good bird. So, try natin ascending. Ilagay ko siya sa side. Mabi, come. Ayan, pakit na siya. Mabi, come here. Mabi, come. Ayan, pakit siya. Good bird. So, pagka marunong na nun, ascending, descending na natin siya. Lagyan natin itong perch dito sa taas. So, ayan, nasa mataas siya. Kita nyo naman. Ayan. Basta mas mataas yung part ng kama ko. Okay. Bobby, come here. Okay. Pagbaba ng gano'n. So, repeat lang ng steps na gano'n. Pag pwede na siya. Ayan. And then, yun nga pala. Pag lumapit siyang ganyan, huwag nyo bibigyan ng treats. Dapat, hintayin nyo na. Hintayin nila na tawagin nyo sila. Pag ganyan, no. Huwag nyo sila bibigyan ng treats. Okay. Bobby, come here. Mabi. Then dapat, lagi nyo tatawagin pangalan nila para masanay sila sa pangalan nila. Kung hindi man, sanayin nyo din sila sa whistle. Ito ang gamit kong whistle. Fox 40. Ito, marunong na din to. Mabi. Good bird. Yung maganda kapag whistle kasi, pag lumayo na sila, mas madali sila matatawag ng whistle kasi mas high frequency. Mas maganda kung yung high frequency ang gamitin nyo. Gantong Fox 40. Recommended ko. Pero though may mga whistle naman na magaganda din gamitin, hanap lang kayo kung ano yung trip nyo. Tsaka yung madaling masanayan, kasanayan ng ibo. So, Mabi, come. Good day. Kapag ganyan ang marunong sila lahat, yun yun na sila pwedeng turuan ng tricks. So, ito. Papakita ko sa inyo. Kasi si Mabi marunong na ito mag-high eh. Haba natin ang mag-high. Ayan, kita nyo ba? Mabi, hi! Hi! Mabi, hi! 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 Taas mo ba? Hi, no? Hi! Mabi, hi! Hi! Good bird. Yun o, kita nyo ba?
pinapakita niya yung inangat niya yung paa niya. Bobby, hi! Hi! One more. Hi! Big bird! So, ganun lang. Tsaga lang siya. Gapaganyan mo muna. Pag naakit niya na, para turuan siya ng hi. Papakita mo ng pagkain. Pag nag-step up siya. Pag na-step up na niya yung isa niyang kamay. Bibitawan diretso mong hilahin pa wala. And then yun nga pala, tuturuan din siya dapat ng step up. Step up. Good day. Pagka na-walk recall siya, step up. Step up. Okay, step up. Okay, step up. No, step up. Good bird. Ganun lang. So, yun. Then, so natalakay na natin ang walk recall. How to, teka, simula. Hand feeding, walk recall, step up. Then, pagka step up na, jump naman. Di, pagkatapos ng jump, ano na kayo, recall na, malayo. Para ganyan lang. Pabi ka? Good bird. Malapitan lang na recall. And then, kapag na-master na niya yung padiretso, papunta sa inyo, ang sunod nyo na dyan is ascending. So, anim na yung pang-anim. Ascending. Tapos, descending. Pababa. Ascending, pataas. Descending, pababa. Dapat ma-master niya ang descending kasi mostly ang ibon sa mga puno sila na dapo. So, mas maganda. Master nila ang descending. Para kung ma-stuck man sila sa puno, madali sila makakababa. So, after ng descending, boomerang na kayo. Para bang itatago nyo sila sa isang lugar, tapos tatakbo kayo papalayo. Ay, hindi pala boomerang yun. Hide and seek. So, hide and seek muna pala. Mag-i-perch nyo sila sa isang kwarto, tapos kayo pupunta sa kabila. Tatawagin nyo. Yun ang hide and seek. Ang boomerang, ibabato mo sila, tapos babalik. Yun. Dapat yung dalawang yun, ma-master din nila. Yun. Then, after ng boomerang, pwede na sila siyang i-free flight. Si Mavi kasi master na niya lahat yun. Ikaso ngayon, tuturuan ko ulit dahil nagseselo siya kay Lexi. So, hindi siya masyado nakikinig. Kaya, so, ngayon, si Lexi naman papakainin natin. Nakakalhati na si Mavi. Si Lexi naman. Okay. Last muna. Mavi, hi! Hi ka muna. Hi! Good bird! One more. Hi, Mavi. Hi. Hi. Hi, ka muna. Hi. Mavi. Hi. Hi. Good bird. Okay. So, si Lexi na ang ating papakainin. Yoko muna, Mavi, ha? Kapag ayaw na naman na nila sa formula, pwede nyo silang ipag-seeds. Then, ang gawin nyo pang treat is sunflower seeds. Ito kasi gusto na ito ni Mavi. Matututo naman sila eventually, kahit hindi niyo buksan. Oh, Mavi. Yan. So, si... Perch kami. Perch. Si Lexi na ang ating tuturuan. Ayan. Ito kasi walk recall pa lang. Lexi, come. Lexi, come here. Come here. Come. 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 Step up. Come here. Step up. Step up. Yan, good bird. Ayan na. So, ilalapag natin dito. Tsaka kung kukuha kayo ng ibon, dapat ang kuha ninyo is yung sanay na sa syringe. Kasi kalimitan ang nakuha, minsan ay anong kinukuha nila? Ang kinukuha nila is fresh from nest box and medyo mahirap silang ano yun, turuan lalo kapag malaki na. So kung kukuha kayo ng fresh from nest box, dapat yung maliit-liit pa. Kasi ito kunin ko fresh from nest box. Nakuha ko siya maliit pa. So madali nang nasanay. Kapag kasi lumaki-laki na, mahirap na silang turuan dahil matigas na ang ulo. So yun lang. Mami, oh, naubos na ang sunflower, ma? Ubus na. So yun. Yan, si marunong na to. Kasi ito kasi, nung babago pa sa akin, the next day, kasi gabi to dinala sa akin eh. The next day, every 2 hours pakain ko, then 2cc lang na 2cc. Nung gabing yun din, the next day, na dumating siya sa akin, marunong na siya mag-syringe. Yun lang ang kagandahan. Kung ma-maximize mo siya. Then, sa GCC kasi,
pag may inakay pa, may para silang bukol dito. Parang yun ba yung sense nila na kapag naano yun, nagpa-pump na sila. So yun din, ang ginawa ko, habang nasa right side tong ano, bunga nga ng syringe, nasa left side naman yung thumb ko, nagaganyan, nakaganyan ako, para isipin niya na sinusubuan talaga siya. So ngayon naman is marunong na siya, okay na yun. Then, next video tayo, gagawa tayo ng video na price ranges ng mga ibon. Kasi madami din nagtatanong sa akin, madami din nagtatanong sa mga group. So, ayun, that's it for this video. Sana nakatulong ako, and sana may mga natutunan kayo sa video kong ito. So, yun lang. Thanks for watching. See you on the next video.